Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa mag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangungunan ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad! Hi! Isang blessed and amazing Monday, Friday morning sa ating lahat. Good morning po, Tutor Irene. Hello po, Tutor May. Good morning po sa ating lahat. At talagang ako na may headrest na headrest. Ano po? In support sa ating National Arts Month. Ayan. Actually, meron din ako, Tutor Irene, mascara naman ito. In support with the Arts Month or the yung para sa celebration ng ating mga kamape. Unfortunately, okay, hindi ko maisuot. Maya-maya siguro. Dahil medyo basa pa ng konti yung glue na nailagay ng aking anak. Shout out nga pala sa aking anak. Thank you for making our mascara. Okay, so ayan. Talagang parang galing ka, Tutor Irene, sa kaharian ng mga engkantada. O, bonggang-bongga. Kamusta naman? Oo, at talagang eto nga, ang rain na haharap sa ating lahat para sa ating Cookery 9. So, shout out nga pala sa ating direct, Sir Marco Paolo. Good morning po, nasa backstage siya. Good morning at maganda umaga sa inyo lahat, lalo sa ating mga mag-aaral, magulang at guro sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Maanyong buntagan ninyong atanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. I am Tutor Irene from Bulihan Integrated National High School. Yes, at ako naman po ay si Tutor May from Centro de Naic National High School. Medyo nag-freeze lang po ang ating slide. But anyways, we are very glad that you are here today with us.
and joining us for our TLE 9 cookery. By the way, Tutor Irene, let me just extend my gratitude sa nag-join sa atin last time from Tala National High School as well as from San Mariano National High School. And maraming salamat at lagi kayong nag-join sa atin. And for this morning, for this blessed and festive Friday morning, ay napakasarap at nakakagutom na umaga ang ating discussion. So, Tutor Irene, medyo from my end ay nagkaka-technical support pa. Help po ako sa ating slide kasi hindi siya masyadong nagko-cooperate sa aking umagang ito. Ayan. Okay, you can end sharing at share po ako. Okay, ayan. So while waiting for our slide, let's just have a quick recall ng nangyari last time. Ano, last Friday, it was very informative at talaga nakaka-uplift ng spirit ng ating mga learners as well as the teachers kasi ang nakasama po natin ay mga chef. We don't have enough time lang talaga last Friday. Pero sana, ayun, sana isang napaka-great opportunity para malaman natin sa ating mga guests kung ano ba ang nangyayari during the assessment. Okay, so ano ba ang tinitingnan ng mga assessor para makakuha tayo ng NC? Ano? So, check sana nila or magko-comment sana sila, Tutor Irene, sa mga salad parade that we had last time. And we were also going to acknowledge those learners and our teachers and schools na talagang nag-join sa atin every Friday. Unfortunately, we don't have not enough time, pero this Friday, we'll do it. Tutor Irene? Yes. So sabi nga natin, before we proceed to the new set of competencies this quarter, so let us wrap up muna everything we had last quarter. So on your screen, nakikita natin, yung quarter 2 is all about salad and dressing. Nagkaroon tayo ng discussion tungkol sa mga ito. Yung mga invited teachers natin na ang huhusay ay nag-demonstrate kung paano mag-prepare ng salad as well as yung ating mga bibong mga learners. And yung last week nga ay nagkaroon ng salad parade kung saan nakita natin ang iba't ibang variation ng salad. At yung sabi nga ni Tutor May, meron tayong mga invited guests. However, talagang hindi enough yung ating time. Pero ay minapulo tayo, minaharvest tayo sa ating mga invited guests. At nagkaroon din tayo ng recognition sa mga schools na palagi sumusuporta, sa mga guro, sa mga estudyante. At atin din na-recognize, syempre, yung ating mga invited guests. So mamaya, Tutor May, ay nandyan pa rin yung ating slides ng ating recognition. So let us recognize again yung ating mga estudyante at yung ating mga kaguruan na talagang sumusuporta sa ating ETUlay live tutorial. Yes. So while waiting for our slide, let me just do the honors. Ano, I would like to extend our gratitude to I would like to extend our gratitude to my home school, Centro de Naik National High School, and to my main school, ang Naik Coastal Integrated National High School. From the end of Ma'am Irene is, I believe, Bulihan Integrated National High School. And we would also like to extend our gratitude to Muzon National High School, Ramon National High School, Luis Fe Gomez, Jamantina National High School. Ano pa ba? Baka may nakaligtaan pa ako. But those are the schools kasi na talagang sila ang magsusupport sa atin, Ramon National High School. Okay, so sila talaga yung every Friday ay nandito and it is included sa kanilang mga weekly tasks for TLE. So now while waiting for the slide mga anak, ito ay live na live kaya ganito ano nangyayari sa atin. So minsan nagkakaroon talaga ng technical problem pero magagawa natin ang paraan yan. So today, may enter slide actually. Pwede na po nating i-end yung ating sharing para makapasok po yung ating PowerPoint. Thank you, ma'am. Oh, actually, so I post the sharing ano my PowerPoint. Ayan. Okay. Ayan na po. So for this quarter, no, we are now focusing on identifying ingredients according to the given recipe. And as for milks, Tutor May? Yes, so today we are going to talk about our ingredients that will be used for the sandwiches. Kaya ako sinasabi sa inyo kanina na ito ay nakakagutom na umaga. By the way, last time pala, Tutor Irene, sabi ni Heavenly, sabi niya, Mami, pagawa naman ako ng salad. So baka nitong week na to naman, Heavenly, baka magugustuhan mo ang mga sandwiches na makikita mo.
Okay? Opo naman. So, itong sandwich kasi natin is very versatile. Ano? So, morning, lunch, or dinner, pwede nating kainin. Chatter Irene? Oh, any time of the day. So, ito nga. So, in support sa ating National Arts Month 2022, na may team na Sining ng Pag-asa na nag-start noong February 12. Meron tayong mga iba't ibang competition dyan. Last February 12, nag-start sila. Meron ulit ng 19 and 26 this month. At ito nga, ayan. So, meron tayong mga competition sa music, na vocal solo, meron tayong PE TikTok dance, may arts din sa creative writing, at ano pa nga, Tutor May? Yes, we also have music virtual himikundiman for PE. They have OPM dance exercises, and then for arts e kultura rampa feast ng Pinas. This is for grade 7 to 12. Kaya pala, may nakikita ako na mga nagpo-post ng OPM dance exercises for PE pala ito na kanilang performance task kasi tayo ay nasa junior high. Tapos yung mga LM ay panay naman ang TikTok nila. Diba? Ayan. At iyan ay under ng ating mga focal persons na ka-tutor din natin na talaga mahuhusay din. Ano? At talagang kaabang-abang itong competition na ito. Ang dami nating matututuhan, ang dami nating ma-explore din na pwede pala nating gawin din, no? So, discover lang natin ang mundo ng arts. Ayan. Yes. At kasi tutor Irene, let me just also mention, ano, yung arts natin, as well as yung TLE, nag-work hand-in-hand din yan. Kasi kapag nagpe-present sila, nagpe-plate sila ng kanilang mga food, di ba? Dapat ay canvas ito. At ina-applyan nila ng pagiging artistic nila. Kaya ang ganda minsan, talagang napaka-pleasing sa mata. Pagkita mo ng sandwich, at kaya ng salad, parang masasabi mo talaga na ay nakakagutom at gustong-gusto ko siyang kainin. Correct. So, sabi natin, hindi sapat ang masarap lang, dapat ay appealing din, no? Para makaakit din tayo ng mga customers. If you are planning to sell your goods, no? Ay mas marami tayong makuhang customers. Kasi unang tingin pa lang, appealing na, masarap pa. So, okay, nag-throwback Friday na tayo kanina, no? May a-add ka pa, Tutor May? Yes, let's go on our next slide para makapag-umpisa na tayo. By the way, based on my research nga pala, ayan, ito muna, Future Chef, Mathinik, Tutor Irene. Okay, so we are now opening our new door to a new exciting lesson. Ano? So ngayon, mga learners, let us meet our future Mathinik. So kailangan niya kasi ng tulong to compute this equation. So alam naman natin, sa cooking ay kailangan talaga ng mathematics. O diba, ang dami nating na-integrate sa ating subject. Kanina, sabi ni Tutor May, kailangan ng arts. So ngayon naman ay kailangan ng math. So, kailangan talaga natin ng mathematics, di ba? So, we oftentimes use this kapag nagpe-prepare tayo ng ingredients, kapag nagpo-portion tayo, kailangan ay sukat na sukat, no? Kung gaano kadami o kaunti. So, alright, in 2 minutes, I want you to solve this equation, no? And then, after solving this equation, ay hanapan natin ang corresponding letter sa English alphabet. Let's say, for example, ang unang equation, ay ang sagot ay 2. So, ang katumbas niya sa English alphabet ay A, B. Okay? So, tingnan natin kung ano mabubuong salita. So, learners, ready ka na ba? We're giving you 2 minutes to solve this equation. Your time starts now. Yes. Yes. And while you're thinking and analyzing the question or the problem on your screen, ano, let me just mention na itong pag-uusapan natin, Tutor Irene, sandwiches pala, Tutor Irene, is from the 18th century, ano, from the Earl of Sandwich. He was an English nobleman. And ang first po pala na recorded sandwich was by Hillel the Elder. So, ang sinama niya sa kanyang sandwich ay mixed nuts, apples, spices, wine, and nilagay niya sa 2 pieces ng flatbread. So, yun po pala ang first na recorded sandwich. Tapos, yun nga, the Earl of Sandwich, kung saan nag-derive ang ating pangalang sandwich, was an 18th century English nobleman. So, based yan sa aking friendly Google
na nagawa kagabi. Okay, may sagot na siguro sila, Tutor Irene. Okay, so tingnan natin ang kanilang mga kasagutan. Okay, kung ang sagot nyo ay sandwich, definitely you are correct. So tingnan nga natin, Tutor May, kung meron tayong mga participants dyan na nakasagot ng tama sa ating equation. Tingnan natin kung sino ang katulad ni Mati Nick, na Mati Nick din sa pagkocompute. Okay. Yes, meron na ba? At sa ating mga team replay, so ano, answer ulit tayo sa ating mga journals or notebooks or sa piece of paper natin. Ano? Yan. Alright. So nakakagising na umaga at napakasarap ng ating topic. Yes, at ang pag-uusapan natin ngayon ay all about sandwich and their ingredients. So simulan natin ang ingredients used for sandwiches. So syempre, unang-una, hindi tayo makakabuo ng sandwiches kung wala tayong bread. So itong bread, good quality breads provide variety, texture, taste, bulk, nutrients, and eye appeal to sandwiches, no? So fresh bread is easier to slice or cut if it has been chilled. So saan ba nagsimula ang bread? So yung bread daw ay nabuo siya sa mga wheat grain, no? Kung saan, nung sabi mo nga, noong unang panahon siya ay talagang pinaplant para makabuo ng isang flour naman. Kasi yung flour is mixed with other ingredients to make bread. Ayun, so base din sa ating kaibigang Mr. G. All right, next. Yes. And let me just also mention, ano ba ang mga breads na ginagamit natin sa ating mga sandwiches? Okay? Yes. So, syempre, ang favorite ng lahat, the white bread. O, di ba? May white bread tayo dyan. Meron tayong mga buns, sandwiches buns, hot dog buns, croissant, donuts. Ano pa ba, Shooter Irene? Whole grain na mga na grain. Bread, wheat bread. So marami tayong options. All right, the second one. We have there. Yes, the second one. Okay, so for the second ingredient, it is the meat. So it's either beef, pork, sausages, like hams, roast beef, and salami. Pero kayang-kaya nating ilagay ang iba't iba pang gusto natin kasi we have a lot of choices nowadays. Ano, marami na tayong pagpipilian na ilagay sa ating mga sandwiches and very accessible. Punta ka lang ng grocery at may mabibili ka na. Diba, Tutor Irene? Yes, correct. At ito nga mga meats na tinatawag natin, like mga pork, sausage, and ham, ito yung ginagawa nating filling naman. So between slices of bread or bun or yung mga biscuits natin. Ano? So nakakatakam na umaga talaga. Next. Oo. Parang pagkita ko ng charcuterie board, parang nagutom ako. Yes, ayan. Okay, so we have here the poultry. So these are chickens or turkey breast characterized by a delicate golden brown surfaces. So minsan ay ginigrill natin siya or fina-fry, no? Kinukoat natin sa mga breadcrumbs with egg para i-fill natin sa ating sandwiches. So I hope you could imagine kasi madalas din naman ninyong ginagawa sa inyong mga bahay. At for sure, paborito ninyo ito. At pagpupunta kayo sa mga fast foods, ay ito for sure ang una ninyong binibili, ang mga burger. Yan. Yes. Talagang ano yan, Tutor Irene, a staple sa ating mga fast food chains, ano. And yes. Although hindi masyadong ginagamit yung mga turkey, ano, pero ang sarap kasi talaga niyan, Tutor Irene. Ano, one of the fast food chains na favorite ko talaga, na unfortunately ay wala pa dito sa atin, Tutor Irene, 'di ba? Luluwas ka pa ng Manila para makabili or somewhere up. So ang sarap ng kanilang turkey breast doon na nilalagay sa kanilang sandwich. Ayan. Ito meron dito, marami ko. Okay, so yes, next this one up naman is the fish and shellfish. So some popular seafood ingredients are tuna, sardines, grilled and fried fish fillets, crab, meat, and shrimp, as well as lobster. Ano,
So tuna sandwich, very ano yan eh, very common, ano, kayang-kayang gawin. So yung mga fish fillet, ano, nagiging ano na rin to ngayon, Tutor Irene, nagiging isa na rin sa mga sandwiches na pine-prepare ng mga estudyante kapag ka may mga performance task. Yung crab meat, shrimp, the lobsters, medyo pricey kasi ito. So kapag nakakaluwag-luwag tayo sa buhay at nakaka-bonus din naman ng konti, ay, di ba, Tutor Irene, nag-e-endodge yes. tayo dito. Opo naman. At bukod doon, madali din kasing gawin. At kung talaga nagtitipid, meron tayong mga tuna no, na easy open can, ay pwedeng-pwede nating ipanglagay sa ating mga sandwiches. No? So, let's proceed. Ayan. Yes. Nakakatakam. So, dito nakita ko may lemon, may iba pang mga relishes para mag-complement yung lasa niya. Kasi yung iba ayaw ng yeah. medyo yung ano, medyo malansa, no? Kaya nilalagyan nila ng iba pang pang-aroma. Ayan. So, ang very common na nilalagay natin sa ating mga bread ay cheese. So, this is the most popular sandwich cheeses. Ito yung mga cheddar, yung mga processed cheese, cream cheese, and cheese spread, no? So, kung saan isa pang isa ito sa moistener ng ating bread. Ayan. So, ang sarap. Ay, yung mga cheeses, makakita ka ng platter ng cheeses na ganyan, nagkikrave ka na lang ng pita o kaya ng water biscuit o kahit anong tinapay. Diba? Dito sa atin, napapansin ko lang, pag nagpe-performance ta sa mga bata, talagang favorite nilang ilagay lagi sa mga sandwiches nila is the cheddar. No, napansin mo rin ba 'yon, Tutor Irene? Oo. Kasi parang andun eh yung lasa niya, halos andun na lahat, may tamang tamis, may tamang alat at talaga swak na swak yung lasa. Ayan. Yes. So, mga learners, kamusta naman kayo diyan? Ano bang cheese ang nilalagay natin sa ating mga sandwiches? Oo nga. Yan. Ikaw so ba, next po natin sa ano sa queso de bola. Ay. Ako Tutor Irene, naano ako ngayon kasi nung may kwento ko lang ano ito na naman. Nung December kasi ay nag-charcuterie board ako. So ang daming cheese na binili ng aking husband. May meron na palang mga flavored cheese na may mga parang mga flakes siya ng flake siya ng chili, parang I think that's jalapeno or whatever. Tapos yung mga uneven na cheeses, hindi ko na nakuha yung mga pangalan nila, Tutor Irene. So, sobrang sarap, kinain ko na lang siya ng kinain. So, ayun, kahit hindi alam ang pangalan, kain ang kain kasi blessing. So, madalas yan din pagka New Year, binibili yung mga cheese. So, advice lang para hindi mag-dry out ng mabilis, ay kailangan na ilagay natin sa ano, i-refrigerate natin and remain covered para hindi siya madaling mag-dry at makonsume natin the other day. Ayan. Yes, okay. Tama po. Eto na, go yan. Ahead. Okay, so next po na nilalagay natin sa ating mga sandwiches is the spread. Oh, we have your mayo, mustard, and butter. So, yung nasa screen po ninyo is, the first one is a pesto. Pesto cream or spread. Then the next one is the honey mustard, my all-time favorite. Na hindi masyadong healthy kapag maraming mayo. Next is, of course, yung mayo natin. And, ay, sorry, cream cheese po pala yan na may chives. Okay, so next po ay ang ating mayo. So, ang dami na ngayong iba't ibang klase ng mayo. And then, the next one is the butter. Ay, sorry, peanut butter. Let me just share this, Tutor Irene. Hindi ko alam talaga dati na kapag naglalagay ka pala ng peanut butter as spread sa inyong sandwich, pag nilagyan mo pala siya ng jam, nagle-level up ang sarap. Okay, so, nung na-discover ko siya, ang bonggang-bongga. Oo. Kaya madalas pag bumibili kami ng peanuts, palaging may chunks. Kasi yun din ang gusto ng mga bata. Palaging meron silang nakakagat. Ayun. So, alam mo ba, Tutor, may i-share ko lang din na itong husband ko ay gumagawa din ng yam o ube kung saan pinapalaman din namin
ng mga bata, at yung talagang target namin, magkaroon ng konting ano ba, bit bites, para may makakagat, yung mga chunks ba. So, nabanggit mo yung chunks. Si Tutor Irene po ay nagne-negosyo actually. Sabihin na natin, Tutor Irene, napakasarap ng ubembo ni Tutor Irene. Talagang pag natikman nyo, syempre mga TLE teacher, hindi naman po sa pagyayabang ay medyo marunong po talaga kami magawa ng mga kung ano-ano pagkain sa kitchen. So si Tutor Irene po ay meron po noon. Ano? And the last one is my ultimate favorite, avocado. Diba? Ang sarap ng avocado. Spice avocado is very good spread sa mga sandwiches. Merong nag-flash sa atin kanina na mayo daw ang favorite niya sa kanyang sandwich. So yung avocado, syempre ma-fiber din niya, no? At very good sa ating digestion yan. So pwedeng-pwedeng yung i-try. Yes, at hindi makakabilty si Tutor Irene. Oo. So, ibalik ko lang ng konti doon sa salad. Pwede nyo rin niyang gawing dressing. Alam nyo ba? Yung avocado. Yan. Sarap niyan. Okay. Next, eto na. So, we have condiments. Yung mga condiments na yan, mga pampalasa natin, yung mga olive oil, relishes, yung mga chutneys, which give a lip to a sandwich kasi nga dagdag lasa, and some of them are high in acid ba, kaya hindi nyo kailangang i-combine yung madami, no, kasi magkakaroon ng strong flavor na. Siguro one is enough or two na ang pinakamarami kasi iba na eh. Bukod sa mag-iiba yung lasa, very strong pa at yung acid niya ay mataas. Ayan. Yan yes, and one of the favorite condiments na talagang laging hindi maaalis sa ating mga sandwiches is the all-time favorite na ketchup. Mapabanana man yan o mapatomato, talagang laging naandyan yan as our condiment for sandwiches. Oo. So, yun nga talagang sinasabi nga natin na bawat tao may kanya-kanyang preference. So, meron kasi akong kilala, Tutor May, na sobrang ayaw ng mayo, talagang nagvavamit pagka nakakita ng ketchup, yung mga ganyan. So ako naman, Tutor May, hindi ko masyadong gusto yung scent ng ginger. Ikaw ba? Talagang nahihilo ako pagka may ginger. Ikaw, meron ka bang hindi kinakain? O meron ka bang ayaw talaga na... Yung ginger, ang ayoko lang, hindi naman ayoko, pero kumakain din ako minsan, the white onion. Hindi ko alam, sorry naman na agad. Medyo, ewan ko. Ayan. So next up, we have, go ahead. Yes, next up is we have your vegetables. So, lettuce, tomatoes, ayan na ang onion. These are indispensable in sandwich making, for it adds texture, flavor, and color to the sandwich. Let me just add also yung ating... pepino, no? Favorite din natin yan sa ating sandwiches. Ayan. Naman. So, or arugula, kung meron. Yes. At palagi, syempre, pipiliin natin yung mga vegetables na crisp. Kasi ang sarap nun kapag ka-crisp natin na nilagay, no? Medyo malutong-lutong pa. Kaya tingnan din natin kung yung ating mga vegetables ay hindi na masyadong fresh. Kasi yung ibang hindi na fresh, maaaring maka-apekto din sa lasa ng ating mga sandwich. No? So, kung ang sandwich natin, yung kanyang life ay hanggang 1 or 2 days, kapag may nilagay tayong hindi fresh, maaaring minutes lang o hours lang ay masira na yung ating mga sandwiches. Alright, yes. So meron tayong tinatawag na miscellaneous. Ito yung fresh or dried fruit. We also have the jelly, jam, yung mga peanut butter, eggs, and nuts. And itong miscellaneous na to ay sinasabing it adds flavor at yung color, nutrients, and texture to our sandwich productions. Paggawa natin ng sandwich, no? So, hindi siya yung pinaka-basic ingredients. Pwede siyang pandagdag. Yan, yung ating mga... Yes. And on your screen,
If I may add lang, Tutor Irene, on your screen, what you're seeing is a Japanese sandwich. Ano? So, sando ang tawag siyaan. Tapos, ang nilalagay po nila dyan ay whipped cream, sweetened. Tapos, ayan, yung mga kiwis, strawberries. Kasi, syempre, sa lugar po kasi nila, yan ay common. Dito po sa Pilipinas, yan po ay binibili lamang natin kapag ka Christmas and New Year. Kasi, doon lang tayo may extra perang pambili ng kiwi. Kasi, hindi naman po siya friendly sa bulsa. At ang tinapay na ginagamit dyan ay chocopan. Ano, medyo makapal siyang tinapay. Ha, nakabili ako dati, may nagpasabay ako. Ang sarap ng tinapay niya, kakaiba, medyo mas thick siya, Tutor Irene, yung slices ng kanyang tinapay. Tapos milky, tapos yan nga, yung whipped cream ang nilalagay nila dyan, and then mayroong strawberry. Masarap na klase ng sandwich din po siya. Oo nga, no? Kitang-kita naman, no? At talagang very appealing. So, masabi ko din na ang isa din sa naging paborito ko na sandwich ay yung natikman ko when I was in Singapore. Kasi nagturo ako doon, madalas pagka yung snack time o tea time, merong dumadaan na sorbetero, no? So, it's a $1 sandwich ice cream kung saan ay meron silang ice cream na flat na ready na. At ifinifill nila sa kagaya nito na tinapay. At sobrang sarap, sobrang creamy, sobrang yummy talaga. Ayan. So talagang ina-ina ngayon yung ice cream sandwich. Kahit dito sa Pilipinas, ginagawa na yan. Bili ka lang dito sa ano sa shop at meron kang tinapay. Perfect. Yes. O, diba, meron tayong bagong ano na learn. Ayan. So, ito yung naputol natin na recognition for all the schools and the learners and the teachers na nag-join sa atin. So, isang mabilisang pasada lang siguro ang gawin natin, Tutor Irene. So, we would like to extend our gratitude to Stephanie R. Villaluz from Centro de Naik National High School, SDL Cavite Province, Region 4A, Calabarzon, for being an excellent tutee. Okay. All right. And so, Javier. Joshua D. Javier. Okay, from Centro de Naik National High School, SDL Cavite Province, 4A, Calabarzon. So we have Ryan E.L. R. Sarmiento from Luxon Integrated School, SDO Cavite Province, also in 4A Calabarzon. And Ms. Aliyah Viniz A. Abela from Ramon National High School, SDO Isabela. Same school, we have Mira Arimbuyutan. Congratulations po. So I believe ito ay ating mahusay na guro coming from Ramon National High School, SDO Isabela. Congratulations, Miss Nova M. Duarte, for being a guest demonstration teacher sa ating Cookery 9 ETUlay online tutorial. Ayan. Okay, so congratulations po and thank you so much. At lagi kayong nag-join sa amin at nag-share ng inyong knowledge as well as the performance tasks. Ating mga learners, just keep on posting your performance tasks or pwede nyong isend sa amin through messenger or email. Okay, so now it's time naman for a little bit of a review on the lesson that we had discussed. Right, so tingnan natin, if you have mastered the competency for today's lesson by answering this activity. For the instructions, you have to identify the given description of ingredients in each item and choose your answer from the list of ingredients on the chopping board. So as you can see on the chopping board, we have your choices, the meats, poultry, cheese, fish and shellfish, spread condiments, vegetable and bread. All right, number one. Okay, so it is a staple food prepared by cooking a dough of flour and water and other additional ingredients. Okay, so answer for number one. Okay, the answer for number one is bread. Bread. Yes. Right. And go ahead po, Tutor Irene, for number two. All right, for number two, it may be pork, beef, and sausage products. All right, if you answer meats, then you are correct.
Number three. Yes. For number three, these are popular seafood which are highly perishable and should be kept chilled to moist in order to preserve its quality. So these are, answer for number three is? Fish and shellfish. And right. Number four? Number four, it moistens the bread and complement the flavors of other ingredients. If you answer spread, then you are right. Okay? Yes. And for the last one, these are relishes, olive oil, and chutneys that give a lift to a sandwich. The answer for this one is, of course, your condiments. Yes. So, para sa mga team replay, sagot-sagot lang po tayo. Ayan. So, marami kayo natutuhan ngayong araw sa amin ni Tutor May at kami ay lubos na nagagalak sa inyong palaging pagtutok sa ating TLE Cookery 9 online tutorial. So, see you again next time, mga learners, teachers, and parents. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!